At itong mga in-examine natin, itong dalawang containers nandito ngayon that we have examined, these are part of the 76 containers of smuggled sugar na na-intercept natin dito last October 17. Yesterday, na ngayong araw na to, na-issuehan natin ng warrant of seizure and detention. So, this shipment will be seized and then once forfeited, pwede natin itong this will be disposed in accordance with law. Sir, sino po bang consignee ng sugar na ito? Actually, ongoing investigation natin. Di ko muna i-divulge yung name of the consignee kasi we are undergoing investigation. Alam na natin, we already have the consignee and all of their details para we can conduct a follow-up operation. Hulihin natin kung mahuli natin na andun sa declared addresses nila. Sir, anong posible naging epekto nito kung nakalabas? Buti naharap, pero paano kung nakalabas? Yes, isa na maging very, very, very significant effect nito sa market will be ma-flooded na naman yung market with smuggled sugar. And then, it will have an effect doon sa local producers natin. Ang local producers natin ang maapektuhan. They will be the ones that will have the immediate brunt and they will suffer. Sir, sobrang dami nito eh. Paano po yung nakikita yung modus ba dito ng mga gumagawa nito, smugglers? Iba-iba sila ang iba-ibang style nila. But what they have done ang shipment na to contains 1,906 metric tons. You can just imagine ang dami ng sugar niyan if it has been released and reached the market. So what they have done, they declare it as sugar but wala silang SRA clearance. So with that na check ng CIS natin and it has been found na fictitious yung consignee. And based on that, ang district collector natin issued a warrant of seizure and detention. One tranche lang po ba ito, Commissioner? One tranche, 76 containers. Saan galing po? Galing Thailand. Sir, message po natin sa mga smugglers. Ang message natin is magbagong buhay na kayo. You should direct your efforts, yung energy ninyo, i-direct ninyo to help the government. You should take into consideration our president is very serious in his campaign to help our local farmers, to help kasi pag nakalabas to na wala tong na nakawala to sa customs, kawalan ito ng revenue natin. And for sure magsasuffer yung pinaka protektahan ni presidente is yung local farmers natin because doon siya concerned talaga. Sir, ito ba may tip pa kayo natanggap dito o talagang ito lang, bigla lumabas lang? And meron pa tayong binabantayan pa ng mga malalaking ganitong klaseng smuggling? No, we did not receive any tip. This is based on pure and diligent na trabaho ng mga customs officers natin. And may mga kasunod pa to, we are monitoring. And then sana this will signal to the smugglers na, as I have said, magbagong buhay nila. Direct their efforts to proper and lawful importations. Sa ganitong klaseng smuggling, sir, paano siya ipapasok sa local market? Anong modus nila? Iba-iba sila, iba-ibang modus ito. With that, I will not go into details kasi malalaman nila, nalalaman natin yung mga steps nila. But isa sa mga ginagawa nila, then I will just mention one, nagre-rebug sila. And that's one thing that we will take into a deeper look by virtue of our visitorial powers. And dito yung CIS natin, ang ESS natin, they will be conducting numerous visitations of warehouses na nalilink dito sa importer na to.
Thank you so much. Thank you po. Thank you so much. Picture na lang po, please. Isa na lang po dyan sa sugar. Pag-gripag na, wala na, sir. Hindi na mahirapan na kayo. Sir, mahirapan na. Oo. So may mga paparating pa na... Halika, sir. Pinapawisan ng... Collector, tingin po dito. For... Big po, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you. Oo. Thank you. Thank you. Diyan ka, collector.